Pala ko ng isang mixer daw na maliit. Wow! Ayun. Nakita ko lang to sa YouTube. Interesado ako eh kasi pwede mong gamitin. Lima kayong magre-record. Kunwari magre-record kayo tapos apat na headphone. Ayun, maririnig mo yung output niya. Kunwari nagre-record ako tapos gusto niyo marinig. Gusto rin niyang marinig. Ayun. Kunwari ano, listener sila. Kasi ganito kasi yan eh. Pagka gagawa ka ng kanta, may listener ka talaga na kunwari, ay wag yun, pangit yung phrasing mo ng gitara, ano ganun. Ay, ayun, ayos yun, parang ganun. Oh, kaya ayun, na-unbox po natin to kasi nakikita ko kasi yung mga review nila eh. Try ko lang mag-Tagalog nito. Oh, kasi Bisaya, huwag dako, no? Mag-swide ko Tagalog ha, para masabtan sa Tibok Pilipinas, alright. Oh, proud mo sa Bisaya ako, pero mag-Tagalog lang ako. Oh, balik to Tagalog. Ayun, tatry ko lang ito mag-unbox ng Filipino version. Alright. Moments later. Yun ah. Yung sinabi ko kanina sa intro, before ako nag-unbox, sinabi ko na pang, ano to, pang headphones, yung apat na headphones. Kasi, ano eh, nanood lang ako ng review din, mga foreign reviews. Ayun, yun yung sabi niya eh, kaibahan lang, hindi niya na-test yung sa actual talaga. Eh, nung nakita ko na, eto nga, yung product. Wow! Nakita ko ano eh, nakasulat input. Eh, yung input 1 to 4. Ayan. Apat na input. Ayan. Kasi yung headphones kasi, ano yun eh, pang output talaga yun eh. Yung, kumbaga, kung sa pintuan, exit yun eh. Tsaka may, eto nga, pwede kayong tutugtog nito. Gamit apat na instrumento, ayun. Kumbaga magre-record kayo tapos isa lang yung pang yung sa interface niyo, isa lang yung pang yun nga daanan ng record. Sabay kayo mag-record. Mare dito yung gitara, keyboard, tsaka ano electric bass, tsaka electric drums, ayun. Apat, sakto lang, oh, apat. Yeah. Ito rin yung sagot sa mga keyboardista na mga, kunwari, dalawa yung keyboard nyo. Wow! Iisa lang yung amplifier. Yan, problema talaga yan. Sayang yung effort mo. Kaya, magdala ka na lang ng ganito. Ano mo lang dito ang isa. Pasok mo lang, tapos, mili ka lang kung saan dyan. Tapos, ito lang yung kukontrolin mo. Knob dito. Ayan, apat na knob. Napangalan dito Micromix. Kasi nga maliit micro, alright. Micromix, para siyang pinaliit na mixer talaga eh. Mixer talaga yung function niya. Kaso lang wala siyang ano eh, wala siyang EQ, yung high, low, mid, ganun. Parang direct box na rin to eh. Ayun. Tsaka ano to? Nakasulat dito, ultra low noise 4 channel line mixer. Ayun. Sa pagkakaintindi ko, ito yung on. Wala siyang switch eh. Pasok mo lang yung power supply dito. Baka kusa siyang mag-on. Ayan. Hindi ko pa na-try eh. Ayun, no? May limang ano siya. Yung mga slots. Eh, yung isa, pang output yun. Ito, output.
Diyan na yung papasok lahat ng instrumento nyo. Kaya ngayon, susubukan ko itong ano. Magre-record ako ng instrumental. Laptop lang, iPad at saka gitara ko lang yung gagamitin ko. Try natin ah. May mili tayo ng backtrack sa iPad. Tapos saksak ko dito. Tsaka pili ako ng gitara ko. I-record natin. Hindi na ako magsasalita sa video para makikita nyo yung result. Alright. Ayan pala ha. Paano yung mga connections nito? Para detalyado talaga lahat. And ito yung power supply niya eh. Saksak ko dito. Bilaw na. Ayun, saka try natin saksak sa MX400. Mismong product talaga. Ayun, no? Try natin ha kung iilaw ba itong green na to. Ayun. Umilaw siya. Ayun, no? Wow! Ayun. Tsaka, let's try natin ipasok sa, ano. Need tayo ng isang ito. Isang pang-output. Ayun. Mono lang. Pahirapan ako sa out. Pahirapan din ako sa mga chord ngayon eh. Kasi, nga, may mga ibang store ngayon. Electronic store. Sarado pa. Kaya, ayun, nirecycle ko lang muna yung mga iba. Ayun, gumagana naman kahit paano. Kaya natin yung saksak sa, ayun, sa output. Ayun. Saksak na sa output. Tapos, saksak natin dito sa yung interface ko. Ayun. Try natin yung from output. Ayun, from output. Saksak natin dito sa, ayun, kasi instrument nga. Saksak natin dito sa line or guitar in. Sa pang instrumento yan eh. Ayun o. Ayun. Tsaka kung napapansin nyo, may signal na yan. Yun, pang out. Tsaka yung output pala ng gitara ko. Output na ng gitara, pasok ko sa input ng from there. Ayan, gamit ko MA70 lang. Pasok ko sa record out phones. Ayan, para pakakaintindi ko kasi, pag dyan ka dadaan sa record phones, record or record out or phones, magbabalance yung ano niya eh, tunog niya eh. Baga, hindi tunog ano, yung parang zzz, yung distortion niya. Tsaka pagkatapos nun, try natin. Natin na isang chord. Try natin lagyan ng, yun nga, kuha tayo ng backtracks dito. Ayan, nakakonnect na. Napili na tayo ng backtracks. Ayan. Sa YouTube lang. Tsaka connect natin from iPad to ayan, dito sa 3 lang natin lalagay para may distansya pa. Social distancing. Yes. May social distancing sila. Ayan. Yung level ng 3, ayan, lagyan nga natin. Try natin. Yung kaunti lang muna. Ayan. Try natin mag-play ha. Ayan na. Try kong i-play dito tapos check natin pag iilaw yan. Ibig sabihin may signal. Ayan o. Pause muna natin. Ayan. Kung napapansin nyo guys, wala talagang kailaw-ilaw. Ibig sabihin, walang noise talaga. Ayan. Pinifilter niya yung noise. Yan yung gandahan dito eh. Yeah. Ayan. Kuha muna ako ng gitara. Pili ako. A few moments later. Ayan. Napili na ako ng gitara. Yung Aria Pro. Kung napapansin nyo yung mga video ko, ito yung gamit ko. Kasi ito talaga yung pinaka-favorite na gitara. Vintage to.
ano, vintage guitar. This is from 1980s at 84 ata to. 1984 ata, nakalimutan ko na eh. Kasi mahilig ako sa mga vintage na gitara eh. Kasi walang daya yung tunog nila. Ayun, ibang usapan na rin yan. Buksan ko yung Adobe Audition ko. Ayun ah, try natin itong i-play. Hanap muna ako ng isang button dito na slot na re-record natin. Ayun. Input, hanap tayo. Sa right channel tayo kasi sa right tayo nakasaksak eh. Ito yun eh. Headphones yan eh. Yung isa, headphones to. Tapos ito, pangano to, output nito. Then hanap tayo ng isa. Ayan. Output niya, Tascam. Tascam yung gamit ko na interface eh. Tapos, ito. Okay. Try nating ano ah. First record. Ayun. Tsaka, record natin. Oh, tumatakbo na siya, pero wala pa siyang na-record kasi hindi ko pa na-play. And try natin i-play ha. Ayan. Wow! Nung nag-play na ako dito, ayun, may sound wave na siya. Ayan. Try natin lakasan tong ano, tray niya. Lakasan natin. Tingnan natin kung nagpa-function nga ba talaga ng normal. Ayan. Napapansin nyo, lumalaki yung sound wave niya. Tapos dito, ano, huwag nyo lang lakihan masyado kasi magpipik yan eh. Oh. Ayun o. Nagpipik. Tsaka doon din. Ayun, pumapalo na yung ano, iba. Sakto lang. Meron namang volume eh. Diba? Dito ma-adjust naman yan eh. Ayun, yun. Ayun, kung napapansin nyo yun, napafunction talaga siya. Try natin mag-record ha, kung gagana ba talaga yung... Pero hindi muna ako magsasalita kasi para maintindihan nyo talaga masyado. Alright.
A few moments later. And guys, no, napapansin nyo, isa lang yung track na nagamit natin. Yun. Wala tayong nagamit na isa, pero dalawang output yan. Dahil nga dito sa ano, sa MX400. So, tipid sa slot din. Yun. Pero pag magsisimula kayo mag-record ng ito yung gamit, siguraduhin niyo muna kung nababalance kayo bago niyo ipipress yung record dyan. Kasi, di ba, dalawang output gamit natin, ay input. Tapos, isa lang yung output na nagamit natin. So, which means na save tayo ng slot papunta dito sa ano, sa, yun nga, sa interface. Sa interface, ipapalo niya dito yan sa ano eh, sa, yun nga, dito nga sa laptop. So guys, yun lang muna. Sana may natutunan kayo sa review ko nito. Sa, yun nga, sa, okay, MX400. Yun, sana may natutunan kayo. Don't forget to hit that subscribe button and that tiny little bell for more updates, and hit nyo na yung like kung nagustuhan nyo. And thank you, and have a nice day. Stay safe. Alright. Just amigos, my hours.